Napuntahan mo na ba ang tinaguriang pinakamainit na lugar sa Pilipinas? O narinig mo na ba ang lugar na kung saan mainit, doon daw masarap kumain ng naglalagablab na pansit? Alam naman natin na kahit saang okasyon, hindi pwedeng mawala sa handaan ang pansit na pangpahaba ng buhay. Sabi nga sa matandang kasabihan. Pero alam niyo ba na dito sa tinaguriang The Hottest City, ang Tugigaraw, may isang selebrasyon na kung saan bida ang naturang pagkain. Ang pamosong pansit patilpoton o patong magkakaroon ng tagisan sa pasarapan sa taunang Pansit Patilpoton Festival. Kalahok ang ilan sa mga kilalang pansitan sa Tugigaraw, kanilang ipapakita ang iba't ibang bersyon at magkatagisan sa pasarapan ng kanilang mga lutuin. Ang pansit batilpatong ay isa sa mga sikat na pagkain sa Tugigaraw. Gawa sa sariwang Mickey ang noodles at may mga sahog tulad ng giniling na karne ng kalabaw, toge, atay at iba pang mga sangkap depende sa bersyon ng luto nito. Sa pagluluto nito, hiwalay na iginigisa ang toppings at niluluto naman ang noodles sa pinagpakuluang sabaw ng kalabaw. At matapos maluto ang noodles, ilalagay na ito sa kanya-kanya mga plato. Sunod na ilalagay ang toppings. Saka naman ipapatong ang poached egg sa ibabaw nito. So yan, as you can see, ang mga lahok nito ay merong karahay, yung lechong kawali. Meron din ditong atay ng baboy, merong giniling na laman ng kalabaw, merong Shanghai, and of course, meron din toge na hindi pwedeng mawala sa pansit batilpatong, and of course, yung itlog or yung poached egg. Grabe, sobrang perfect ng egg, oh. So pag iniwan mo siya, nagraran talaga yung egg yolk niya, kaya napakalinamnam. Tara, kain tayo. Hindi na ako sawa. And alam mo, ang perfect na pagkain ng pansit batilpatong, mas masarap siyang kainin kapag mainit yung kinakainan mo. Kasi hindi mabilis lumamig yung pansit batilpatong. Sa pagkain ng pansit, may kasama pa itong sabaw o ang batil na tinatawag, na kung saan ang ibig sabihin ay beat the egg. Ang sabaw ang nagsisilbing neutralizer sa lasa ng pansit na perfect na kapares nito. Hindi nakapagtataka kung bakit dinudumog at patuloy na tinatangkilik ang bersyon ng pansit. Dahil bukod sa masarap at sulit, talaga namang busog sa isang serving pa lamang nito. Bukod sa pansit batilpatong, marami pang mga pagkain masusubukan sa syudad ng Tugigaraw. Sa hilig ba namang kumain ng mga Cagayanos, tila ba ay mga kabuting nagsulputan ang napakaraming kainan. Hindi rin talaga magpapahuli ang Cagayan kung food trip lang din naman ang usapan. At kung original at lokal ang inyong hanap, pwede nyo subukan dito sa Panday Cagayan. Tubong probinsya ang may-ari nito. Ang kanilang mga pagkain, fusion ng Filipino at Italian cuisine. Lahat ng mga pagkain nila, from scratch nila ginagawa. Kaya naman lasa mo ang mga fresh ingredients nito. Mula sa karne ng kalabaw na ginagamit sa pansit batilpatong, dito naman sa factory dinadala ang mga balat para gawing chicharon na kanilang tinawag na chicharabaw. Ito nga ang isa sa mga kilalang pangpasalubong kung nanggaling ka ng Tugigaraw City. Dito kasi mismo ginagawa at pinoproseso hanggang sa finished product ng chicharon. So ngayon, titikman natin ang isa sa mga kilalang merienda ng mga Cagayanons dito sa Tugigaraw. Ang tawag dito ay sinanta na merong flat noodles, merong glass noodles, meron ding manok, meron ding tinatawag na halaan, yung maliit na shells. And para siyang sotang version na lomi pero hindi siya malapot. And then ang perfect dito na kapares, puto. Ito, putong bigas. Ayan. So bago pa mauso o sumikat ang pansit batilpatong, ito na daw yung isa sa mga merienda ng mga Cagayanons dito. Masarap. Alam mo kung mahilig ka sa mga, pwede mo rin naman lagyan ng side at kalamansi. Ah! This walls is my secret passage. Ako saan pwede ka pumasok dun sa maliit na butas na yon. Marami rin mga hidden gem ang lalawigan ng Cagayan. Matatagpuan sa munisipalidad ng Bagao, ang isang lugar na considered a virgin destination. Hindi pa kasi ito masyadong alam o kokonti pa lamang ang nakakarating dito. Kung ready ka sa chill to medyo extreme adventure, this is definitely for you. 13 tiers of waterfalls at maraming maliliit pa ang makikita along the trail. Iyan ang mga pwede mong makita at ma-enjoy sa pagbisita dito sa Bagao Blue Waterfalls and Cave.
Bago magsimula ang inyong river trekking, dadaan muna kayo sa receiving area para sa breathing and safety precaution. Kasama ang inyong tour guide, tatahakin nyo ang mga ilog hanggang makarating sa bukana ng kuweba na kung saan ang inyong final destination. Aabuti ng 1 hanggang 2 oras bago marating ito. Along the trail, iba't ibang ganda ang posible nyong makita. Marami mga waterfalls na pwede nyong tigilan upang magpahinga at ma-enjoy ang malamig na tubig ng ilog. Pwede rin kayong tumalon dito kung malakas nga lang ang inyong loob. Alright, andito na tayo ngayon sa pinakaunang falls. Ang tawag dito is Mapababoy Falls kasi dito dati daw yung hunting grounds ng mga wild pigs. Ang ganda, daming layer dito. Ito pa oh. Imagine ah, simula pa lang yan. Abangan nyo yung mga mamaya pa natin pupuntahan at ibang mga waterfalls na pwede makita dito. Isa sa mga pinaka-importante na dapat yung dalhin or i-prepare kapag pupunta kayo dito, syempre, kailangan ready yung sapatos nyo na pwede pang batuhan or yung medyo madulas para safe kayo. And also, yung gadgets, dapat meron kayong dalang waterproof bag to secure your gadgets kasi talagang possible na mabasa yung mga gamit nyo. Ayan, nandito na tayo ngayon sa isa sa pinakamalaking waterfalls dito sa Blue Water Falls and Cave. And as you can see naman, grabe, sobrang ganda. And dito, pwede daw tumalon. Mamaya, susubukan natin yan. And ayun, yung mga kasama ko, nauna nang lumangoy at tumalon kanina doon. Nakita naman natin. Woo! Sulit. Worth it. Ayan, nandito naman tayo ngayon sa Lovers Falls and Cave. After natin mamatay-matay doon sa Baguin Falls. Kasi talaga hindi ako tumatalon. Alam nyo yan, na hindi ako masyado tumatalon sa maganyang katataas kasi yun ako mamatay. Ngayon, this falls is my secret passage. Kung saan pwede ka pumasok dun sa maliit na butas na yon. Pero I think medyo maliit siya. Pero kasya naman daw ang 8 tao sa pinakaloob nun. So, pinitayin natin. Let's go! Bro. Medyo madulas! Oh my God! Kaya ko ba ito? Oh my God! O siya, tama na yan. Tara na sa ating pinakapupuntahan. Ang bukana ng kuweba na kung saan dito rin nagmumula ang tubig na umaagos sa ilog. Malawak at malalim ang lalangoyan dito. Kaya pwede rin tumalon kung gusto nyo. Tatalon tayo doon. Kailangan natin magsaguhan. Para maano doon siya. Para makarating sa cave. Go! Go! Kung meron pa kayong oras, maaari nyo rin mapuntahan ang Lipit Canyon. Malapit lang din ito sa Blue Water Falls. Relax lang din ang magiging experience dito habang nakasakay ng balsa, sightseeing sa mga naglalaki ang bato, at mamangha sa mga rock formations. Isa na namang destinasyon ang mapapasama sa inyong listahan. Gaano na ba kahaba yan? Baka gusto nyong bawasan. Unahin nyo na ang Cagayan. This is one and that's a story.